Kumain nga kami sa labas para i-treat yung bebe ko. Very good kasi siya, Mare, dahil mataas ang score niya sa exam. Medyo kinabahan nga lang ako dahil mukhang napakamahal lang in-order ko. Yung mga tuldok na yan sa gilid ng plato at mga damo-damo sa ibabaw, eh kakabahan ka na lang talaga. Deserve nga ng bebe ko na kumain ng mga gusto niya. Nag-exam kasi sila at may mga matataas na score siya. Ang pinakabongga pa doon, eh wala yung halong pangongopya. Wala naman kasi siyang choice dahil magkakalayo sila sa klase. Sulit na rin yung mga kinansel kong inuman para lang reviewin siya. Akala tuloy ng mga kaibigan ko, eh nagbago na ako. Wala silang kaalam-alam na malulusaw na naman yung atay nila. Nag-review lang naman ako ng anak, mga pashneya. Siyempre, bago ang mga kasiyahan, eh yung pag-aaral muna ng anak. Bago ako magpaikot ng baso, eh yung pagre-review muna ng bebe ko. Hindi naman madadaan sa floor wax ang score at sa pagdodonate ng walis tambo. Mare, nakatiles yata sila dun. Pasta nga daw ang gusto niya dahil dati yata siyang Italiana. Medyo nakakakaba lang yung mga damo-damo dahil parang mahal to. Ganito kasi yung mga napapanood ko sa mga sosyal na kainan. Auntie Manoy, tumakbo ka na pagka nilagyan na ng dahon sa ibabaw. Ayoko namang mapaghugas ng plato at baka hindi bareta yung gamit nilang sabon. Baka naka-scotch bright din sila, sanay pa naman ako sa mga pinagsawaang panty at medyas. Mura lang talaga dito, kaya dito ko siya dinala. Masasarap din ang pagkain, malapit pa sa amin. Ering at napakarami ng in-order ko at may extra rice pa. Ayoko kasing mabitin, kaya sinecure ko na yung dalawang kanin. Ering nga yung in-order ko na may mga tuldok sa gilid ng plato. Mukhang mamahalin sa presentation, pero 280 lang yan. Meron din kaming salad, pero mamaya pa namin kakainin yan. Inuuna naman talaga dapat to, pero okay lang yun. Ganun din naman yun, Mare, maghahalo-halo din naman yan sa loob ng tiyan. Tsaka hindi naman talaga dapat salad ang inuuna mo, kundi sarili mo. Sorry, Mare, kumakain lang naman kami, napayuhan ka pa. Meron pa ang natirang pagkain, kaya pinagtitira ko na. Sayang kasi, Mare, ayoko magsayang ng pagkain. Ering at palusog na ako ng palusog dahil sa mga pananaw ko. Akala tuloy ng iba ay nasa tamang tao na ako. Mukhang hiyang na hiyang daw kasi ako dahil tumataba ako. Wala naman ako sa tamang tao, pero nasa taong may tama. Joke lang, Mare, baka hindi niya bayaran to. Gustong-gusto ko nga yung verse sa kape ko na Jeremiah 29:11. Nagsisimula pa lang akong mag-vlog, eh nabasa ko na to dito. Lumakas tuloy yung loob ko dahil in-apply ko sa buhay ko. Yung tipong pinanghihinaan ka na pero may sign kang mababasa. Napag-google tuloy ako kung anong ibig sabihin nito. Kayo ba, mga Mare, anong favorite verse nyo? I-chika mo na yan para mabasa ng iba. Baka sign na nila yan habang nanonood sila. Mukhang sign na rin to para ipagbukas ng pinto yung sarili ko. Wala namang ibang gagawa nun kundi sarili ko lang. Shoot, Mare, parte ba talaga ako ng pamilyang to?